Ang Sampung Utos, Ikalimang Kabanata. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. Pag-aralan ninyo ito at sundin. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. At doon sa bundok, nagsalita ang Panginoon sa inyo mula sa apoy na parang magkaharap lang kayo. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ng Panginoon ng oras na iyon para sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Dahil natatakot kayo sa apoy at ayaw ninyong umakyat sa bundok, sinabi ng Panginoon, Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos, ayon sa iniutos ko sa inyo. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay ilaan ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na ito pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga baka, mga asno, at iba pang mga hayop, o ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Sa ganitong paraan ay makakapagpahinga rin katulad ninyo ang inyong mga alipin. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto. At ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang naglabas sa inyo roon sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako ang Panginoon na inyong Diyos ay naguutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, ayon sa iniutos ko sa inyo, para mabuhay kayo ng matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang asawa ng inyong kapwa o ang kanyang bahay, lupa, mga alipin, mga baka o mga asno, o alinmang pag-aari niya. Iyan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap, ibinigay niya ang mga utos na ito at wala ng iba pang sinabi. Isinulat niya ito sa dalawang malalapad na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang boses mula sa kadiliman habang naglalagablab ang bundok, lumapit sa akin ang lahat ng pinuno ng mga angkan at ang mga tagapamahala ninyo at sinabi nila, Ipinakita sa atin ng Panginoon na ating Diyos ang kanyang kapangyarihan at narinig natin ang kanyang boses mula sa apoy. Nakita natin sa araw na ito na maaaring mabuhay ang tao kahit nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ngunit hindi namin ilalagay sa panganib ang buhay namin, sapagkat kung maririnig namin muli ang boses ng Panginoon na ating Diyos, siguradong lalamunin kami ng apoy. May tao bang nanatiling buhay matapos niyang marinig ang boses ng Diyos na buhay mula sa apoy, tulad ng ating narinig? Ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon na ating Diyos, at pakinggan ang lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos sabihin mo sa amin ang lahat ng sinabi niya, dahil pakikinggan namin ito at susundin. Narinig ng Panginoon ang sinabi ninyo, nang nakipag-usap kayo sa akin. At sinabi niya,
Narinig ko kung ano ang sinabi ng mga taong ito sa iyo, at mabuti ang lahat ng kanilang sinabi. Sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos, para maging mabuti ang kalagayan nila, at ng kanilang mga salinlahi magpakailanman. Lumakad ka at sabihin sa kanila na bumalik sila sa kanilang mga tolda. Ngunit magpaiwan ka rito sa akin para maibigay ko sa iyo ang lahat ng utos sa tuntunin na ituturo mo sa kanila na kanilang susundin doon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila bilang pag-aari. Kaya sundin ninyong mabuti ang iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyong susuwayin ang kahit isa sa kanyang mga utos. Mamuhay kayo ayon sa iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyong mamanahin.